Okay, so problem number 5. Ito na yung magiging last example natin. Okay? So, determine the deflection at point C of the beam as shown in the figure. E is equal to 200 gigapascal and I is equal to 200 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Okay, so ito, mayroon na tayong distributed load. Sundunin natin magagamit yung tinuro ko sa introduction na area is equal to 1 over n plus 1. And yung x bar na 1 over n plus 2. Okay? So, draw natin yung moment. So, dito, ano, medyo mahirapan na tayo kapag nag-moment tayo sa iba't ibang point. So, dito, ang best point para makapag-moment tayo is sa, ano, point B. Ayan. Sa point B tayo mag-moment. Kasi, kapag nag-moment tayo sa A, itong 5 kN meter, magkakaroon kasi siya ng dalawa pang area papunta kay A. So, mahirapan tayo ron. Okay? So, bale, ano, isang area dito papunta kay A. So, dalawa na yon. Then, yung reaction pa natin sa B. So, magkakaroon tayo ng tatlong area. So, mahirapan tayo ron. So, ang gagawin natin, mag-moment tayo sa B. So, bago tayo mag-moment sa B, kunin muna natin yung reaction at A. Okay? So, yung reaction at A magiging downward na 2.813. Okay, kilo, newton. Ito naman is upward na 17.813. Okay, so, bago yun, i-recheck natin yung ano, reaction natin sa A. So, this is downward, no? So, negative x times 8, nag-moment tayo sa B. Then, ito ay 5 times 3 squared over 2, is equals to 0. Okay, so 2.8125. So, 2.813. Okay, so ngayon, mag-moment tayo sa B. Ayan. So, itong 5 kN per meter, iikot papunta kay B, pababa, okay? Pag ganun siya eh. So, ito yun. Okay? Then, kung ito ay 0 degree, sa shear is first degree, sa moment, second degree. Okay? Ayan siya. Okay? So, second degree na to. So, this is 5 times 3 times 3 over 2 is 22.50. So, negative 22.50. Then ito naman, 2.813 times 8, pababa, 22.50 rin. Okay, so, point load, shear is 0 degree, then moment is first degree. Okay, sorry. Equal kasi sila ng moment. Dapat talaga mag-equal, kasi 0 yung moment natin sa A, sa B. Sorry. Ayan, so dapat talaga sila mag-equal. I mean, hindi pala siya 0. Ano? May moment talaga siya na 22.50 pala. Sorry. Ayan. So, ito yung moment diagram natin. Okay? Then, drawing naman natin yung ating elastic curve. So, dito dapat obvious na rin sa inyo kung paano yung elastic curve niya. Dito yung load natin eh. Tama ba? So, ibig sabihin, itong nakahang na to or cantilever, pababa. Tama ba? So, ibig sabihin, dito aangat siya. Okay? So, gaganito siya. Ayan. Kasi hindi naman pantay eh. Sorry. Hindi ko napagpantay kasi yung support. Ayan. So, aangat siya dito. Then, bababa dito. Okay. So, di ba ganyan yung maging ano niya? Elastic curve. Ayan. So, this is point A. This is point B. And this is point C. So, anong hinahanap natin? Deflection at C. So, dapat with respect to... Deflection ba? Yes. Deflection. So, with respect to horizontal... So, ito yung hinahanap natin. Ito. Ayan. So, this is YC. So, parang kagaya lang din siya saan natin? Sa problem 3. Okay? So, anong gagawin natin? Okay. So, gagawin natin dito, ha? Sa baba tayo may mga tangent. Kapag kinuha kasi natin tangent at B, pag ganito siya eh, so wala tayong makukuha. Okay? So, try naman natin sa tangent at A. Kasi ang tangent at A natin is ito. Ayan. Yan. So, ito yung ating tangent at A. So, ibig sabihin, makakuha tayo ng vertical deviation from point C papunta kay A. Tama ba? Ito yung ating vertical deviation from point C with respect to tangent at A. Okay? So, ngayon, kailangan natin kunin to. Itong point na to. Or sorry, this distance. Sabi natin distance T. So, paano natin makakuha yung distance T natin? Okay?
Okay, ang distance din natin. Ah, okay. Kailangan natin kunin to. Itong vertical deviation na to. Ito. Okay? So, anong vertical deviation to? This is the vertical deviation at point B with respect to tangent at A. Okay? So, kapag nakuha na natin itong, ano, itong deviation na to, then mag-ratio proportion tayo kasi may triangle tayo dito eh. So, mag-ratio proportion tayo para makuha yung T. Then, i-minus natin yung T natin sa vertical deviation at point C with respect to tangent at A para makuha yung ating okay, deflection at C. So, yan. Medyo komplikado na naman, no? Yan. So, yun yung ano, process para makuha natin yung deflection at C. Okay? So, ngayon, ano mas magandang kunin muna? Okay, ito muna. Okay? So, ang deviation natin at point B with respect to A is equals to okay, integral of x bar multiplied by m over ei multiplied by dx. So, mag-start tayo from point B papunta kay A. So, yung x bar natin with respect to B. Okay, anong area yung meron tayo sa AB? Ito lang. Okay? So, yung x bar natin, ito. Yan. Papunta kasi kay B. So, 1/3 of what? 1/3 of 8. Okay? So, this deviation is equals to negative, okay? So, negative 1/3 of 8 multiplied by the area. Area natin is 1/2 of 22.50 multiplied by 8, okay? Multiplied by 1 over EI. So, ang makukuha natin na to ay what? Okay, so negative. Okay. So, negative 240. So, negative 240. Then, i-multiply na natin ng 1,000 raised to 3. Ah, sorry. Raised to 4 pala. Kasi deviation tayo. 1,000 raised to 4 over 200 times 10 raised to 3 times 200 raised to 6. Okay? So, ang ating deviation na to is negative 6 millimeter. Okay? Ayan. So, makuha natin yung T. So, ang T natin dito, dito na lang para tipid space over what? Over 11. Okay? Is equals to yung ating distance dito is 6 over what? 8. So, ang ating T is equals to 8.25. Ayan. Millimeters. Okay? Yan. So, ano na lang kukunin natin? Ano na lang kukunin natin? Ito. So, yung ating division at point C with respect to tangent at A is equal to the integral of x bar multiplied by m over EI multiplied by dx from point C papunta kay A. Okay? So, dalawa ng area natin. So, ito na lang area 1. Ito, area 2. So, meron tayong dalawang x bar papunta kay C. So, itong x bar na to. Yan. So, this is what? 1/3 of 8 plus 3 meters. Okay? Then, itong x bar na to. Okay. So, ano na ba to? Second degree. So, ang x bar natin dito is what? Anong x bar yun? Is equals to what? X bar is equals to 1 over n plus 2. Tama ba? So, anong degree natin? 2. Plus 2 multiplied by base, ha? 3. So, that is what? Okay, 3/4. Okay? So, para makuha to, i-minus natin yung 3/4 of 3. That is what? 2 point. Okay? So, that is 2.25. Kung di ako nakakamali. Okay, wait lang. Hindi ko makita kung nasaan. Okay, 2.25. Yan. So, 2.25 meters. Okay? So, doon muna tayo sa area 1. So, for area 1, okay, sabihin natin deviation 1. Ayan. So, area 1 natin, x bar. So, 1/3 of, so, negative 1/3 of 8 plus 3 multiplied by area na 1/2 of 22.50 multiplied by what? By 8. Okay? Multiplied by 1 over EI. So, T1 is equals to 510. So, negative 510 over EI.
Then, for area 2, okay, ang area 2 natin, yes, ang area natin dito is what? 1 over n plus 1, tama ba? So, t2, x bar niya is 2.25, so negative 2.25 multiplied by area, so 1 over n, ang n natin is 2 plus 1, multiplied by base, ang base natin is 3 meters, ang ating height is 22.5. Multiplied by 1 over EI. Okay? Then, T2. Ang T2 natin is 50.625 over EI. So, this is negative. Okay? Okay. So, ngayon, ang ating vertical deviation at point C with respect to tangent at A is equals to negative 510 plus 50.625. Okay? So, ano natin? Convert na natin. 1,000 raised to 4 over 200 times 10 raised to 3 multiplied by 200 times 10 raised to 6. So, TC or deviation at C with respect to tangent at A. Okay, double check ko lang kasi parang na-minus ko ata itong dalawa. Okay, so negative 510 plus 50.625 multiplied by 1,000 raised to 4 over 200 times 10 raised to 3 times 200 times 10 raised to 6. So, tama naman pala, 14.016. So, negative 14.016 millimeters. Ayan, so makuha natin yung YC natin. Okay. So, ang ating YC is equals to TCA na 14.016 minus T. Ang T natin is what? Nasa yung T? Kanina. Ito. 8.25. Okay. So, ang ating slope at C is equals to 5.766 millimeters. So, that is what? Negative. Okay. So, hindi ko na lang nilagay dito yung sign kasi magma-minus rin naman sila. Anyway, para di ka nalilito. Ayan. So, ang gagawin natin dito. So, negative 14.016 minus what? Negative. Negative din yung ano natin dito eh, T. Kasi negative yung ano, ito, yung 6 millimeters. So, negative 8.25. So, negative 5.766 millimeters. Okay, so, ayan, nakapagod discuss itong ano, moment area theorem kasi masyadong madetalye. Anyway, ito na yung ating last example for moment area theorems. Okay, so, sana naintindihan niyo yung discussion natin dito. Kung di nyo naintindihan, okay, mag-comment lang kayo dun sa comment section sa mga video. Okay, so, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe and i-share itong knowledge natin na napag-usapan for moment area theorems. Okay, so, thank you for watching. Bye!